Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Are you blessed? Yes. Actually, for the whole week, I'm really excited to be here and see everyone as my brother and sister in the Lord. Actually, I have another message in my mind before that, and I already informed some of the brethren when last Saturday. But after that, when I came home to my flat, and before I sleep that night, Saturday evening, there is a impression from God that I think this would be better message for NCCM 2. So, gutom na po ba kayo? Anong oras na? 11:30. At, walang lunch time. Walang lunch time ba kayo? So, matatama-tama, natatapos tayo siguro mga 1:30 to 30. Okay lang ba yun sa inyo? Actually, this message in Almercab, JCF Mercab, we're already 1 year. We celebrated January 5th, a 1 year anniversary. And this message was my message 2016 in JCF Marquia. So there are some JCF brethren here in Marquia. Last Friday of 2016, December, I was the one who gave the message before we leave JCF Marquia. And but I'm sure there are new revelations from God that you will hear. So the title of the message is One Goal. What are your goals, brothers and sisters? Matatapos na yung January, di ba? Next week, Friday, first Friday of February na. Siguro hindi pa rin huli na mag-set kayo ng goals. Or do you have any goals already? Dami. Nag-set na ba kayo ng goal? Same as last year. Same. Last year. Or kung kadalasan ginagawa natin, may New Year's resolution tayo, right? Pero bago dumating matapos yung January, we break all those resolutions. Yes. And still, God gave us time this day that we can still set our goals. Set your goal for 2018. Hindi pa huli ang lahat. So, sabihin mo sa katabi mo, hindi pa huli ang lahat. Or maybe one of your goal is to go to Georgia. Sino nagpaplano mag-Georgia rito? Habang winter, may yellow daw doon. Georgia Street. Or maybe you want to go to Maldives. Ako, parang last year na sabi ko magandang beach doon na. Diba? What is your goal? Can you give me, think one of your goal that starts with the letter R. Rest house. Rest house. Rich. To become rich. Anymore? To be rich. That's a good goal. A beautiful goal. One more. Relentless. To become relentless. R. And then? Rice. I'm sorry? Rice. Ano ba? R. Relaxation. I'm sorry? To be restored. Relaxation. To be restored. The reason kung bakit ko na-inask kayo ng isa sa mga goal ninyo that start with the letter R, it is because all the points, the message of the Lord starts with letter R. At bago po tayo magpatuloy, can we bow our heads and let's commit this to the Lord. Panginoon, sa pagkakataong ito, hindi aksidente, kundi pinlano ninyo na ang bawat isa sa amin ay narito ngayon. Salamat at ikaw ang siyang nagdala sa amin sa lugar na ito upang inyo kaming pagpalain ang bawat isa. Inyo kaming busugin ang inyong mga salita, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, ramdam namin, Panginoon, sa kongregasyon na ito, sa
dito sa loob ng hall, ng worship hall, ang inyong presensya, kahit pa man sa aming pag-aawitan kanina. Salamat, Panginoon, sapagkat bago kayo umakyat sa langit, isinugo ninyo ang banal na Espiritu upang siyang gagabay sa amin, magniministeryo, at tutulong sa anumang bagay na kailangan namin. Right now, Lord, I pray that the Holy Spirit will minister to each and every one of us. Ipuin mo ang bawat isa sa amin saan man kami naroon na nakaupo sa sandaling ito. And I pray, Lord, na itago mo ako sa inyong presensya. Ikaw lamang siyang maipahayag, sapagkat you deserve all the praises and glory. And we will preach the name of Jesus Christ. And this we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Are you ready to receive the blessing of the Lord? Yes. Sino rito pumunta na expectant na pagpapalain ng Diyos? Ako. Amen. Isa lang? Everyone. Alam nyo, ako, minsan nasasabi ko sa sarili ko, kung pupunta ako sa church at hindi naman ako mapagpapala, eh bakit pa ako pupunta? Right. Diba? Bakit pa ako gigising ng maaga, magta-travel, gagastos ng pamasahe, kung pupunta ako sa church na wala naman akong ine-expect? Right? Yes. Right. Kung pupunta ka lang dito para kumain, that's normal. Pero huwag naman sana yung physical food lang ang pinunta natin. Pero totoo naman yun. Kung si Kristo nag-provide ng mga pagkain doon sa mga nakikinig, 5,000, 4,000 people, that's normal para sa Panginoon. Pero mas mainam na bubusugin tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita. Are you ready to be blessed? Yes. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, tanggapin mo ang pagpapala. Tanggapin mo ang pagpapala. Amen. Ang passage po na ating pag-uusapan ngayon ay matatagpuan sa Philippians chapter 3. Pero pwede ba natin i-flash Philippians chapter 3? Philippians chapter 3. Sulat po ni Pablo. Okay, you can read. Habang nag-aawitan kanina, normally, may palatandaan ng Panginoon para ma-confirm niya sa akin yung right message. Kanina doon sa Mission and Vision, yung short video na pinanood natin habang madilim, eh, may word doon that really struck me na nagko-confirm na this is the right message. Dapat sabi ko nga, ang in-preach ko is the book series from Acts. Yung sabi ko na nga kay Sister Jojo, the unstoppable Jesus. Pero may planong ibang Diyos. And this is the right message. Sabi nga kanina doon, mission, di ba? Sa mga mission, may mga words doon. So basahin natin, chapter 3, verses from 8, pababa. Yeah, 7, yeah. But whatever were against to me, I now consider loss for the sake of Christ. Verse 8. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ, Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness on my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death, and so somehow attaining to the resurrection of the dead. From the dead. Yeah. So, kung makita niyo po dyan, sulat po yan ni Pablo, at sabi niya, lahat kinonsider niya na walang kwenta. And yet, he's not walang kwenta. Si Pablo ay isang Pariseo. Ang kanyang ama is Pariseo. They are a teacher of the law. Kumbaga sa panahon natin, abogado siya. And yet, dahil kay Kristo, sabi niya rito, he consider everything loss. Are you ready to consider everything a loss?
Lost na natin. Yes, we are lost. Wala na tayong iwawala pa. Diba? Pero the truth, we still have. Then I would like to direct you sa ating unang puntos. Paul's goal. Sabi ko kanina sa inyo, we have already your goal. You already set your goal for 2018. I hope this would encourage you to set another goal for 2018. Hindi pa huli ang lahat. Point number one, Paul's goal is to reach Christ. Kanina, sinabi ko, magbigay kayo ng mga goal ninyo that starts with letter R. Kanina, sa short video, nakalagay doon, mission to reach. That's why that struck me. And I said, this is the right message. Thank you, Lord. Do you believe on that? Naniniwala ba kayo? Sabi ko nga sa inyo, if you are not expectant, then why come to church? Pero kung nandito kayo para mapagpala, ma-bless, then you should be ready to accept. The reason why I ask you for the letter R, it is because of my 4 points. This is the number one. Paul's goal is to reach Christ. Inangat ba natin na i-reach natin ang Panginoong Jesucristo? Bakit ko nasabi to reach Christ? Sabi niya sa Philippians chapter 3. Hindi po tayo alis doon sa chapter 3 of Philippians. Sabi niya, more than that, I count all things to be lost in view of the surpassing value of knowing Christ. Jesus my Lord. Actually, this is from New American Standard Version. For whom I have suffered the loss of all things and count them but rubbish so that I may gain Christ. So that I may gain Christ. This is the main goal of Saint Paul. His goal is to reach Christ, that he may gain Christ. Kaya sinabi dyan, to reach Christ. Hinahanap mo ba sa buhay mo na makamtan si Kristo? Yeah. Or iniisip mo lang ang sarili mo? Yeah. There is a profound desire to reach or gain Christ to Paul. Masyadong malawak, overwhelming ang paghahangad ni Paul to reach Christ, that he may gain Christ. Why? He is willing to suffer. He consider everything lost. He consider everything rubbish. In other translation, he consider everything a dung. Just to gain Christ. Alam niyo yung dam? Dumi ng hayop. Lahat ng kanyang nakamtan bilang Pariseo, they have the rights. Sila yung mga makapangyarihan ng panahon na yon. Yung mga Pharisees, mga Jews. Nagtapos siya, parang abugas siya. Citizen siya. Kaya nung minsan nahuli siya, at yung umahampas sa kanya, nagpaparusa, a Roman soldier. Sabi niya, I am a Roman citizen. Kaya nagulat yung mga nagpapahirap sa kanya. Kasi, citizen siya ng Rome. Diba? So, he consider everything lost just to reach Christ. Just to gain Christ. In other words, winning Christ is the most essential for him without considering all that was loss. Para sa kanya, walang kwenta ang lahat ng bagay. Ano man ang nakamtan niya bilang isang religious person sa kanyang buhay hanggang lumaki. Remember, nung hinahabol niya ang mga unang Kristiyano patungo sa Damasco, meron siyang letter from the government, from the religious sect para tugisin, hulihin. Ganon kakapangyarihan si Pablo. But he consider everything lost. He consider everything a loss. He consider everything a dung, walang kwenta. How will you reach Christ? How will you gain Christ, brothers and sisters? Sabihin mo sa iyong katabi, gusto ko tumayo kayong lahat ngayon sa pagkakataon ito. Tayo po, tayo lahat.
umikot po tayo, sabihin, you know, to reach Christ is to reach also your brothers and sisters. Hindi aabutin sila ng Diyos kung hindi ang bawat isa sa atin ang aabot sa ating mga kapatid, sa bawat isa. So I want you to roam around and tell everyone, your brothers and your sister, sabihin po natin, I am here to reach you. I am here to reach you. Pinagawa po 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 sa inyo yan. Alam ko po na bawat isa sa atin ay hindi mga matibigan na sugyan natin. Ako po, sa loob ng more than 15 years dito sa Qatar, ako rin ay mag-isa lang. So nauunawaan ko po ang damdamin ng bawat isa na nag-iisa. That's why, to reach Christ, ang bawat isa sa atin, ang gagamitin ng Panginoon to reach your brethren. We are not here to condemn, but we are here to reach. We are here to love our brothers and sisters. Yes. Hindi po ba? Amen. Unless you consider all things rubbish just like gold, you cannot reach Christ. You cannot reach your brothers and sisters who are in need, who are broken, who are na lugmok sa suliranin. Then, when you do that, everyone will be reached by Christ because of you, brothers and sisters. Unless you keep holding on what was in you now, you cannot reach or gain Christ. Minsan, ang tao ayaw magpakumbaba. Gusto natin, nandun tayo sa pedestal. Pero alam niyo po ba, hindi lalago ang gawain if you will not go down. Yeah. Hindi lalago, hindi lalaki ang attendance ng NCCM2 if you will not go and reach people. Yes. Hindi lamang sa atin na ma-reach natin si Christ. Don't be satisfied that you reach Christ. Kinakailangan abutin pa rin natin ang ating mga kapatid. Unless you keep grieving what you consider really important to you cannot reach Christ. Hanggat hindi mo binibitawan ang importante sa buhay mo, hindi mo makakamtan na fully makakamtan si Kristo at mararanasan ang kanyang dakilang pag-ibig. At mararanasan ang masaganang buhay na nakay Kristo. Hanggat hindi mo binibitawan ang mahalaga na kinukonsider mo sa buhay, you cannot reach Christ. Your life will be just like the other years. There is no profound desire to reach Christ. Sabi nga ng mga ibang lahi, same, ika na nila. Dumating din sa point ko, marami ng taon na, more than 10 years ago, sabi ko, Lord, kamusta yung buhay ko last year? Sabi ko, I wanted for the coming new years, hindi magiging katulad dapat ng buhay ko lamang kung ako noon. Ganun po ba kayo? Gusto nyo ba kung ano kayo nung 2002, ganun pa rin kayo ngayon? No. Diba? Kaya nga, we should have a goal just like Paul, and that is to reach Christ. Christ is like finding a treasure and you hid it in the farm. And you go home and sell your property just to buy that farm where you hid the treasure. Yung parable yan na nakatanggap ng wealth. Itinago niya yon. Tapos umuwi siya sa kanyang bahay,
Tapos ibinenta niya yung kanyang ari-arian. Binili niya ang lupa na yun, ang lugar na yun, kung saan natagpuan niya yung malaking kayamanan. Just to reach Christ. Just to have more wealth. There are more better things to come after you found the treasure you compare from your previous property. Tingnan natin ulit, isipin natin ang ating buhay ng mga nagdaan. Saan na ang narating ng ating buhay? May pagbabago ba? Point number two. Another goal or pole to pole is to remain in Christ. So kanina, to reach Christ. Now, to remain in Christ. Bakit? Sabi niya sa Philippians chapter 3 verse 9, yung susunod na verse kanina si 8, and may be found in Him, not having a righteousness of my own derived from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which comes from God on the basis of faith. To be found in Christ, you must remain. Tama ba? Yes. You must endure. To be found in Christ, to remain in Christ, you must be persistent. You must be relentless, just like yung isang narinig ko na kapatid. Paul has an earnest desire to remain in Christ. Wala siyang hinangad, kundi manatili kay Kristo. Kaya sabi niya, that I may be found in Him. Kung darating ulit ang Diyos, ang hangarin ni Pablo ay matagpuan muli siya. Para siya matagpuan, he needs to remain. Paul has an earnest desire to remain in Christ. Do you have that the same earnest? Do you have the same desire to remain in Christ like Paul, brothers and sisters? Do you have that kind of desire to be found in Christ? Brothers and sisters, kung ano man ang inyong sitwasyon sa sandaling ito, just like Paul, his goal is to remain in Christ. Hindi ko alam ang bawat sitwasyon ng bawat isa. Maaaring magulo sa trabaho ninyo. Hindi mo alam ang magiging kinabukasan mo sa loob ng kumpanya. Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon nyo sa relasyon ninyo sa inyong mga pamilya. Hindi ko alam kung anong relasyon ninyo sa bawat kapatid ninyo na narito ngayon. Pero, ang sabi ni Paul, ang hangad ni Paul, is to remain in Christ. Whatever happens, whatever it may takes, be still and remain in Christ, brothers and sisters. Yes, yes. Kung nasa sitwasyon ka ngayon na pa tingin mo mahirap maunawaan ng tao, maaaring hinuhusgahan ka ng tao, maaaring inukutya ka ng tao, maaaring hinahama ka ng tao, maaaring down na down ka na, at lalo naririnig mo, hindi pa nakakapag-encourage sa'yo, kapatid, just remain in Christ. If you will remain in Christ, for sure, sasamahan ka niya. Tutulungan ka niya. Amen. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Kung mananampalataya ka na and you are suffering emotionally, mentally, physically, brothers and sisters, continue to hold on. Remain in Christ. Patuloy mo lang sampalatayanan ang mga pangako na ipinangako ng ating Panginoon Jesus Christ. Sabi niya, anuman ang iyong kalagayan, hindi kita iiwan. Mawala man ang mga kapatid mo, hindi mo man sila makasama. Maraming pagkakataon na umalis ako ng iglesia. Masakit sa akin na umalis sa isang iglesia na kung saan matagal ko silang nakasama at minahal. Pero because of the will of the Lord sa buhay ko, kinakailangan kong maging matatag. Kinakailangan kong mag-remain sa Panginoon.
nawala ang marami kong mga close friends, mga family friends since 2002. Nakita ko minsan ang aking sarili sa isang flat, sa isang room na ako na lamang ang mag-isa, na dati anim kami. Wala nang tumatawag sa akin. Pero salamat sa Panginoon, naunawaan ko kung bakit ginawa yun ang Panginoon na iparana sa akin. Bakit? Sapagkat nais niya that I will remain in Christ. Dapat, ang pundasyon natin, hindi nakapundasyon sa tao, right, sa close friend mo, hindi sa mahal mo sa buhay, hindi sa asawa mo, hindi sa kung sino man yan, kahit hari ng lupang ito. Pero kung ang gagawin mo, si Kristo ang iyong pundasyon, manatili kay Kristo, lahat ay magiging maayos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit sinabi ni Paul to remain in Christ? Sapagkat minsan sinabi niya that our citizenship is in heaven, from which we also eagerly await for a Savior, the Lord Jesus Christ. The reason Paul need to remain in Christ, the reason why bakit ang Panginoon sinasabi niya sa atin ngayon, sa iyo at sa akin, na manatili kay Kristo, sapagkat pansamantala lamang tayo dito sa mundong ito. Ang paghihirap na dinaranas natin, anuman ang kalagayan natin ngayon, yan ay pansamantala lamang compared doon sa eternity na kasama ang Panginoon. Kaya huwag ninyong ipagpapalit ang anumang sitwasyon na naranasan nyo ngayon, kapatid, sapagkat sa langit, that's eternal. Amen? Amen. Point number 3, his goal is to recognize Christ. So kanina, remain in Christ. At anong pangalawa? To reach Christ. Now, reach and remain. And now, recognize Christ. Bakit hinangad ni Pablo, bakit hangarin niya, bakit goal niya is to recognize Christ? Sa verse 10 ng chapter 3, sabi niya, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death. His overwhelming desire is to recognize Christ. Recognizing Christ is recognizing the truth. For He is the truth. Pag na-recognize mo si Kristo, ibig sabihin, natagpuan mo ang katotohanan. Sapagkat si Kristo ang katotohanan. Tama po ba? Amen. I am the way, the truth, and the life. The truth and the life. So when you recognize the truth, you recognize Christ. When you recognize Christ, and when you have Christ now, you have the truth. Amen. Amen. Not only to recognize Christ, but to understand Christ. Question. How will you recognize Christ? Paano mo ma-recognize si Kristo? Sa 1 Corinthians, sulat din po siya ni Pablo, 2 verses 2 to 5. Sabi niya, "For I determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. I was with you in weakness and in fear and in much trembling. My message, my preaching, were not persuasive words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and power, so that your faith would not rest on wisdom of men." Ang pagkakilala ni Pablo kay Kristo ay hindi nakasalalay sa katalinuhan ng kung sino man. Kaya huwag mong ibabase yung pagkakilala mo kay Christ doon sa sarili mong pangunawa, kundi kay Kristo lamang. To recognize Christ is to recognize the truth. And recognizing the truth is recognizing Christ. So, yan ang isa sa mga goal ni Pablo. But how we will recognize Christ? Paano? Sabi nga niya doon. Halimbawa, to recognize Christ, you come to the church to listen to the gospel of Jesus Christ.
Listen, when every time someone is delivering God's message, makinig po tayo sa tuwing nakikinig po tayo ng mensahe sa loob ng iglesia. Para ma-recognize natin, mas makilala natin ang Panginoong Jesucristo. Listen to the preaching of Jesus Christ and not preaching of money. Marami dyan na nabipreach ng patungkol sa pera, prosperity. But you should listen to the preaching of the Lord Jesus Christ to know Him more. Katulad ni Pablo. Sabi nga ng isang theologian, don't preach your dog. Don't preach your cat. Or your new house, or your personal experience, or your wealth, but rather preach Christ. Remember, faith comes by hearing the word of God. Magkakaroon lamang tayo ng pananampalataya kapag nakikinig tayo ng mabutang balita patungkol kay Kristo Jesus. Para kay Paul, to recognize Christ is to recognize also the power of Christ's resurrection. Yan. Jesus Christ and Him crucified. Yan ang kanyang preaching. Sa verse 11, makikita po natin yan. Hindi na naisulat. So, we can recognize Christ through fellowshipping with other believers. Recognize through the fellowship of the suffering ng ating Panginoong Jesucristo. One way of recognizing that you are in Christ, dapat ma-recognize mo kung bakit ka nagsusuffer ngayon, it is because Jesus Christ also suffered. Hindi porque Kristiyano na tayo, hindi na natin mararanasan ng mga sufferings. That's not true. If you are a true Christian because Jesus Christ suffered, that's why we also suffer. Kaya ang iba ng bansa, pinapatay ang mga Kristiyano. Hinuhuli sila. Pinaparusahan sila. Pinuputulan ng mga daliri ng bida. Pinupugutan ng ulo. They consider everything lost just like Paul. Di po ba? Pag nangyari yun, sapagkat sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, because of me, you will also suffer. Are you ready to na sa ganung sakaling mangyari? Hindi. Ayaw niyo? Alalahanin natin, pansamantala lamang tayo dito. Kung ipagkakanulo mo si Kristo, then you will suffer damnation dun sa impyerno. Pansamantala lamang tayo dito. Kapag may Kristo pa, at sa isang iglap, mawalan ka ng hininga, automatically, makakasama si Kristo for eternity. Diba? Kaya nga, ang nangyari kay Paul, dinakit siya, pinarusahan siya. Ilang beses siyang nakulong, ilang beses siyang hinahampas ng mga Roman soldier, tinotorture. But he considered everything a loss. Just to be found, just to remain in Christ. Kaya napakahalaga, manatili tayo mga kapatid. If this truth will be your goal, the word will be rooted in you, then there is assurance that you will remain in Christ. You will not be misled. You will not fall and be lost. Kapag inyong inisip yan, yung mga puntos na yan, at dumating ka sa pagkakataon na yon, alalahanin mo kapatid. It is paramount, predominant, significant to Paul in his writings and his teaching that what he preached, his message, is no other than Jesus Christ. Wala siyang inangat na iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. What is your goal? What is your dream? We can see the overwhelming desire of Paul throughout his writings, in all of his letters, no other than Jesus Christ. He desired that his readers, during their time, will recognize Christ. Yun ang kanyang hangarin. Na tuwing babasahin, magsasalita si Pablo, babasahin ang kanyang sulat, ay makita ng kanyang mga sinusulatan ng mga niyang kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, si Kristo at hindi siya. His desire that his readers during their time is to recognize no other than Jesus Christ. Hindi siya, kundi si Kristo. And now to you and me as a church who believe in Jesus Christ, let's do the same goal just like Paul.
Amen po ba? Amen. Pang ilang point na yun? Three. And this is the last point. His goal is to realize Christ's resurrection. Wala siyang ibang hinangad. Wala siyang pinangarap, kundi ang maranasan niya yung katulad na nangyari na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. To realize is to perceive. To realize is to see. And you have to be fully aware even it is still in the future. So, yung realize, kinakailangan maunawaan at makita na aware ka kahit ito'y nasa malayo pa at inaharap. Nakita mo ba ang iyong sarili na bubuhayin muli ng Panginoon? Yes. That's what Paul's desire. That's what Paul, one of his goal. He is fully aware to come into reality about being resurrected. This is the verse. Yan. In order that I may attain to the resurrection of the dead. Philippians chapter 3 verse 11. So yun ang kanyang pangarap. I may attain to the resurrection from the dead. Naniniwala si Pablo na siya'y makaramdam niya na kung binuhay si Kristo muli ng Diyos, siya ay mabubuhay din kung siya ay mamamatay. His goal is to experience the same resurrection of Christ. Paul is fervent to attain the same what had happened to Jesus Christ when he resurrected after 3 days. Parang nagbago ba ang kanyang goal? Nagbago ba yung goal ni Pablo? Of course not. Because his goal is to attain what Jesus Christ experienced. Sa John chapter 11, 25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even if he dies. Kaya yan yung goal ni Pablo na inaasam-asam. He realized about that resurrection. Sapagkat sabi ni Kristo, kung sino man ang nanampalataya, naniwala sa kanya, will live. And he will be resurrected katulad na nangyari sa ating Panginoon Jesucristo. That is why there is only one goal. There is only one goal. It is because there is one gospel that Paul has preached and his message. It is the gospel of Jesus Christ. This is his message. It's all about Jesus Christ. Sa NCCM 1, sa logo, nakalagay doon, it's all about Jesus. Kanina, sa logo, parang nakita ko iba na yung wordings. Just like the one on the picture, John is pointing to Jesus Christ while he holds the scripture in his hand. Si John po ito, at ito si Kristo. So wala siyang ibinabalita kundi ang Panginoong Jesucristo. You search the scripture because you think that in them you have eternal life. It is this scripture that testify about me. And you are unwilling to come to me. That is why there is only one goal in life. He is Jesus Christ. There is only one will of the Father. He is Jesus Christ. In John chapter 6 verse 14. To recap, Paul's goal is to reach Christ, to remain in Christ, to recognize Christ, and to realize Christ's resurrection. Sabi niya rito sa Philippians 3:13, Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet. But one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. Mga kapatid, sabi ko kanina sa inyo, kinakailangan, hindi pa uli ang lahat, to set your goals for 2018. And
that is why this is the message of the Lord to all of us. Sabi niya dyan, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. You cannot reach that goal na isiset mo ngayon, kapatid, kung hindi mo kakalimutan ang mga nagdaan sa buhay mo. Amen. Are you with me? Amen. Yeah. Hindi mo makakamtan ang anumang goal mo kung patuloy mong iisipin ang sarili mong sitwasyon. Kung patuloy mong iisipin ang iyong sarili, isipin mo ang Diyos. Sabi ko nga kanina, alam ko, from the beginning, kumikilos ang banal na Espiritu. Mabibigat ang mga nararamdaman ng bawat isa sa atin kahit hindi ko kayo kilala. Pero sabi dito ni Pablo, you will attain to reach Christ, you will attain to remain in Christ, and to recognize Christ if you will forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. Makakamtan mo ang mga goal na yan kung ikaw ay magpapatuloy at kakalimutan, tataligdan ang mga nagdaan. Sabi ko nga, kung ano yung patuloy mong hinahawakan pa rin hanggang ngayon, hindi ka dadalhin yan kay Kristo. You will fail. Hindi ka magkakaroon ng katagumpayan, a victorious life, kung ang sitwasyon mo ngayon ay patuloy kang namumuhay sa kasalanan. Hindi mo makakamtan yung mga points na yan. Kung patuloy mo pa rin iisipin yung mga nakaraan mo sa buhay, lahat naman tayo nagkasala, hindi po ba? For all have sinned and fall short from the glory of God. So, wala tayong karapatan para husgahan ang sino man sa atin. Ako man ay makasalanan. Si Pablo man, sabi niya, I am a chief sinner. Siya ang pinaka-chief ng mga makasalanan. Walang sino man sa atin dito ang matuwid. Sa biyaya lamang ng Diyos, kaya tayong naligtas. It is not because of your good. It is not because you serve the Lord. It is not because of your own good. But it is the grace of the Lord. Hindi tayo makaka-move forward kung patuloy tayong mag-clean doon sa mga nakalipas sa atin. Marami na akong pinagdaanan. Sister Jojo, sinabi niya na mas marami na rin siyang pinagdaanan. Marami na kaming pinagdaanan ni Sister Jojo. Si Brother Paul, marami na rin kami pinagdaanan since 2009, 2008, 2007. Si Brother TJ, marami na rin kami pinagdaanan. Kung patuloy ka na doon pa rin nakatingin at nakapokus, at patuloy mong binibigdi yun, hinehele-hele, mga kapatid, hindi natin mararating ang victorious life. The abundance life na sinabi doon sa John 10:10. Kaya, ang anumang sitwasyon natin ngayon sa sandaling ito, broken-hearted ka ba? Iniwan ka ba ng pamilya mo? Ng asawa mo? Wala ka bang trabaho? Ipinagkanulo ka ba ng kaibigan mong matalik? Hindi ka ba pinapasahod? Minamaltrato ka ba sa kumpanya? Kung patuloy ka sa mga ganyang kaisipan, hindi ka mag-move forward. Amen. Hindi mo mararating ang apat na puntos na yon. Hindi mo matatagpuan si Kristo sapagkat ang focus mo kung ano ang sitwasyon mo ngayon. Ngayon, lahat naman tayo ay nagkasala. Tanggapin natin kung may nagawa tayong kasalanan. Magsisi tayo. Manumbalik tayo sa Panginoon. Kung ang tao hindi kanya kayang tanggapin, sa Diyos, kaya kanyang tanggapin! Amen. Kaya kanyang patawarin! Tatanggapin kanya ng dalawang kamay. Kung ang tao iniiwan ka na lugmok sa putikan, ang Diyos ay hindi kanya iiwan. Kahit ikaw ay isang makasalanan marumi sa harap ng ating Panginoon. Naalala niyo si Mary Magdalene na hinusgahan ang pangangalo niya kahit wala naman yung lalaki. Pero ang sabi ng Panginoon sa mga pariseo, sa mga Hudyo na nandoon, na nagdala sa kanya,
Kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Uulitin ko po. Kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. At pag tingin ng Panginoon sa mga tao, ang nakita lamang niya ay si Mary, si Magdalena. Pagkat lahat tayo ay mga sadaan. So huwag na natin hintayin na mabawasan pa tayo, kumonti pa tayo, sapagkat pakiramdam ng kapatid natin, inusgahan tayo. Inusgahan ka. Kaya nga kanina sabi ko eh, you roam around and reach to your brothers and sisters. Let them feel that you love them. Amen. Ipadama natin sa kanila ang pagmamahal ni Kristo. That's the purpose. For God to reach them, He will use you and me to reach other people. I thank the Lord for those people I knew. Matagal na panahon, wala silang kasawa-sawa to reach people. Yung walang pinipili. Hindi mo dapat, wala dapat tayong pipiliin kung sino lang i-reach natin. I-reach ko lang yung mga engineers. I-reach ko lang yung mga nurses, yung mga architects, yung mga professional. Ah, si Brother Paul dyan yan sa mga industrial. Walang ganun, kapatid. Lahat tayo ay pantay-panday. Walang matuwid sa atin. Let us bow our heads. Pagmuni-munihin natin ang mensahe. At alam ko na ang Panginoon, ang presensya ng Diyos ay narito. Let us bow our heads. Don't look sa ating mga katabi. And I will ask all of you, kung naramdaman mo ang Panginoon, ang presensya niya, if you have problems right now, I ask you to raise your hand. Kung nais mong ipanalangin, kapatid, itaas mo ang iyong kamay at ibaba ka agad. Amen. Sino pa? Gusto mo bang makamtan si Kristo? Ikaw ba ay katulad din ng bawat isa na makasalanan? Ako man ay makasalanan. Ang kasalanan na yan ay matagal nang pinatawad ng ating Panginoong Hesukristo nung siya ay namatay sa cross. At kung gusto mo rin na makamtan si Kristo, maabot si Kristo upang magkaroon ng eternal life, at bubuhayin muli ng Diyos, sampalatayanan mo siya, kapatid. At kung maaaring sa sandaling ito, ramdam mo na walang nagmamahal sa iyo, kapatid, mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya siya ay namatay sa cross sapagkat mahal ka niya. Ang sitwasyon mo ngayon, kapatid, na nahihirapan, alam ng Diyos sapagkat siya ay unang nahirapan para sa iyo sapagkat mahal ka niya. Kung pakiramdam mo na hinuhusgahan ka, lumapit ka sa Diyos, tinatanggap ka niya na bukas ang kanyang mga kamay. Kung hindi mo pa nakikilala, tinatanggap si Kristo, sinasampalatayanan ang kanyang ginawa upang magkaroon ng eternal life, this is the right time, brothers and sisters, to believe in the Lord in Jesus Christ and you will be saved. Mananalangin ako and you can pray with me if this is your prayer also na kamtin, mapasayo ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo upang matiyak ang pangako ng Diyos ay magaganap sa buhay mo. Huwag kang lalabas sa iglesyang ito na hindi mo tinatanggap ang pagpapala ng Diyos. Pagpapala ng Diyos na eternal life. Pagpapala ng Diyos na kapayapaan. Pagpapala ng Diyos ng maayos na kalusugan at maayos na buhay at mapayapang buhay. Huwag kang lalabas, kapatid. Tanggapin mo. At ako'y mananalangin, maaari kang sumabay. Panginoon,
salamat sa pagkakataon ito na nakapakinig kami ng mabuting balita kay Kristo Jesus. Salamat sa inyong pag-ibig, sa inyong pagmamahal, na kahit kami makasalanan pa man, inyo kami tinanggap. Kayo ang siyang namatay sa krus upang magkaroon ng kapatawaran ang aming mga kasalanan. Pinagsisisihan ko ang lahat ng nagawa kong kasalanan sa inyong harapan. Patawarin mo ako at tanggapin mo ako bilang iyong anak simula sa araw na ito. Salamat sa pangako na ang sinumang tumatanggap sa inyo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At isinusulat niyo na ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Ang lahat ng ito ay dalangin ko sa pangalan ni Kristo Jesus. And I will pray, brothers and sisters. Lord, maraming salamat sapagkat kayo ang siyang nag-minister. Salamat, Panginoon. Wala kami may pagmamalaki sa buhay namin, Lord. Kami man ay marumi, Panginoon, sa iyong harapan. Ngunit salamat sapagkat tinanggap mo kami, inibig mo kami kahit kami makasalanan pa. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sa aming sitwasyon, sa mga sandali ito, Lord, salamat sa inyong presensya, sa inyong banal na espiritu na nangusap. Kilala mo, Lord, ang bawat isa sa amin. Kami nanunit, Lord, Lord, ay paranda mo sa amin ang inyong yakap. Yakapin mo kami, Panginoon, ang inyong presensya. At ang sabi ni Lord, magkaroon kami ng kalakasan. Kalakasan na magpatuloy sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Kalakasan na magpatuloy sa gawain at hindi manlulumo dahil sa mga kali-kaliwang mga nangyayari na hindi maganda sa aming paligid, mga pagbabatikos, paghuhusga at suliranin sa buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sapagkat alam namin, Lord, na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang siyang Diyos na mahabagin, na hindi kayo tumitingin sa aming panlabas o sa aming kalagayan sa buhay, kundi tinitingnan ninyo, Panginoon, ang bawat puso ng bawat isa sa amin. I pray, Lord, that you will comfort my brothers and sisters who are suffering right now, Lord. And I pray, Lord, victory will be upon them because you will become victorious, Lord, for more than 2,000 years ago. Na nagumpay ka na, Panginoon. Kaya we believe, Lord, na kami man ay mananagumpay at magpapatuloy sa ating paglilingkod, pananampalataya, at pagpupuri sa inyo. Sa mga susunod na araw, Linggo at Friday, Panginoon, matatagpuan mo ang bawat isa sa amin dito na may kagalakan, kapayapaan, at pag-ibig sa bawat isa sa amin, sa aming mga kapatid, na kapwa mananampalataya. Sa inyo lang, Panginoon, ang papuri at pagpapasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.